Manalangin po muna tayo. Salamat Panginoon sa umagang ito, salamat sa buhay ng bawat isa, salamat maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan. Dalangin ko Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay. Kung may mga Bible po tayo sa umagang ito, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. Yan po yung text po natin sa umagang ito. It is found in 1 Chronicles 4 verses 9 to 10. So, sabi po dyan, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. In verse 6, sabi niya, Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. So sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po kay Jabez. Jabez who cried out to the God. So dito makikita po natin, sabi dyan, Jabez was more honorable than his brothers. Bakit po sinabi dyan na higit na marangal si Jabez kaysa sa kanyang mga kapatid? In spite na ang pangalang Jabez actually, it means pain. Okay? Yan, dahil isinilang po siya ng kanyang mother na talagang nahirapan, kaya pinangalanan siyang Jabez. So maaaring sa pagkakataon na ito, mga kapatid, mga Jabez po tayo sa umagang ito. Bakit sinabi kong Jabez? Maaaring may mga pinagdadaanan ka. May mga testing, may mga trials sa buhay, may mga hirap na ito ang nagbibigay sa atin ng pain. Sabi sa Tagalog, no? Oh, siya ay nandun na yung kanyang hapis or sakit na nararamdaman. Pighati, ika nga, the other words of pain. No? So maaaring bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Maaaring katulad ka ni Jabez, no? Which is alam ko natin na sa mundong ito, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang dalahin. Nandyan man po kayo, nasa labas man po kami, meron at merong dalahin ang bawat isa. Na minsan, ang mga testing, ang mga trials na ito, ito yung nagbibigay sa atin ng kapighatian. So anuman ang nararamdaman mo, nararanasan mo ngayon kapatid na kapighatian, or sakit, or nang papahina sa iyo, meron pong solusyon. Makikita po natin dito sa buhay po ni Jabez na hindi po niya hinayaan na yung buhay po niya ay mananatili na punong-puno ng hapis, kundi meron po siyang ginawa. Kaya sabi po niya dyan sa verse 10 na ating binasa kanina, Jabez cried out to the God of Israel. Siya po ay nanalangin, umiyak sa Panginoon. Pag sinabi natin, cried out to the God of Israel. No. The God of Israel, siya po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang lumalang ng langit at lupa at lumalang ng lahat-lahat. So ang ginawa po ni Jabez, talagang nanalangin siya, umiyak siya sa Panginoon. Which is, pwede rin po natin gawin ito mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, maaaring sa umagang ito, tayo po ay katulad ni Jabez, na may hinagpis sa buhay, may kabigatan sa buhay, pero may solusyon.
Yan ay walang iba kundi ang manalangin sa Panginoon. So, he earnestly prayed to God. And the God whom he cried out is the same God whom we are serving. In other words, you and me, we can cry out to God. Pwede po tayong manalangin, umiyak sa Panginoon. So we can learn a lesson in the life of Jabez, how he cried out to the God of Israel. Ano yung kanyang panalangin? Which is pwede rin po nating angkinin. Pagbulay-bulayan po natin ang kanyang salita, ang verse 10. So, how he cried out to the God. Sabi po niya dyan, no. Oh, that you would bless me. Okay. Bless me, Lord. Pwede po nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo ako. Dahil tunay po, ang Diyos ay pwede kanyang pagpalain, kapatid. So, paano po tayo pagpapalain ng Panginoon? Of course, may mga dapat din po tayong gawin, isn't it? Okay? Sabi po sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3, okay, sabi niya, blessed is the man who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. So, makikita po natin dito, kaya nga po, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Because of the Word of God, binabago po niya tayo. No? At habang tayo ay nakikinig sa kanyang salita, at nandun po na isinasagawa natin ang salita ng Panginoon, may pagbabago at may pag-asa na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya po rin ang Panginoon, dahil sa umagang ito, ito po ay isang halimbawa na ginagawa natin upang sa ganon ay buhos ng Panginoon ang pagpapahala sa buhay ng bawat isa, dahil kailangan natin ang salita ng Panginoon. Makapangyarihang di hamak po ang salita ng Panginoon. At ito ang kailangan ng bawat isa. Kaya kapatid, kung ikaw ay may salita ng Diyos, may pag-asa. Lalo-lalo na po kung hindi lamang po tayo tagapakinig ng kanyang salita, kundi higit sa lahat, ipinapasamuhay po natin. May pagbabago. Kaya naniniwala po ako mga kapatid, patuloy na babaguhin ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang sa ganon ay dadaloy ang pagpapahala. Kasi sabi niya, blessed is the one who does not walk and step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Na kung ang buhay man po natin noon, nagkagulo ang buhay natin, nakagawa tayo ng hindi tama, or maaaring napagbintangan lamang, kaya kayo po ay nandyan. Pero mga kapatid, ang magandang balita ay ang salita ng Panginoon na atin pong napapakinggan at patuloy na napapakinggan. Dahil naniniwala po tayo na makapangyarihan ng kanyang salita na ito po, no, ang susi upang sa ganun mabago po ang buhay natin. Ang mangyayari, the old has gone, the new has come. May pagbabago at patuloy na nililinis ng Diyos higit sa lahat po ang puso natin. Kaya mga kapatid, no, umpisahan na po natin. Habang nandyan po kayo, umpisahan na po ninyo.
para sa pagdating ng panahon, aani po kayo at makakamtan po ninyo ang pagpapala. So pwede nating sabihin kay Lord, kahit na tayo po ay nahihirapan ngayon, ang hirap-hirap ng buhay natin, ng kalagayan natin, pwede nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, bless me! At hindi lamang po yan. No? Sabi po ni Jabez, no, doon din po sa verse 10 na ating binasa, enlarge my territory, sabi ni Jabez. No? Baka sasabihin mo, eh paano pala, palalakihin ni Lord yung aking nasasakupan, and dito nga ako sa kulungan, ang liit-liit ng lugar ko. Naniniwala ka ba sa Diyos na walang imposible sa Kanya? Maaaring bukas makalawa, palalayain ka ng Panginoon. Praise God. No. So sabi niya, enlarge my territory. In other words, sabihin na natin, Panginoon, sana ako ay maging fruitful sa aking buhay. Okay. Mamumunga. Kahit na nandyan po kayo mga kapatid, pwede po kayong mamunga. Mamunga sa paanong way. No. Yan, pag may mga kasamahan po kayo na hindi pa po dumadalo sa gawain, encourage them. Share the word of God. Yung inyong pong napapakinggang salita. You can share the word of God. Hindi lamang po yan. Sa ating mga attitudes, characters, ay may bunga ng banal na espiritu. Nakikita ang pagmamahal. Nakikita yung kabaitan. Yung ibang-iba ka na. So, pwede po tayong mamunga. Umpisahan po natin. Ano man po yung kalagayan natin ngayon, yung sitwasyon, may pag-asa mga kapatid. No. So, pwede nating sabihin sa Panginoon, Lord, enlarge my territory. Naniniwala ako, Panginoon, meron kang gagawin sa buhay ko. Sabi ng Panginoon sa John 15 verse 5. Okay. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So nagpapatunay lamang po ng Panginoong Jesus, siya lamang ang tanging pag-asa. Na kung walang Jesus sa buhay, walang magagawa ang tao. Siya po ay kalintulad ng isang puno at tayo po ay mga sanga. At alam po natin in literal na ang sanga, yan po, dyan po nagkakaroon ng bunga. Pag nakakapit ang sanga doon sa puno, kung sanga sana yan ng mangga, sanga ng mangga. Pag nakakapit sa puno, alam natin na magkakaroon niya ng bunga. So ganun din po tayo. Tayo pong mga mananampalataya na nanalig sa Panginoon, ang kalintulad natin ay isang sanga na kinakailangang mamunga. At makakapamunga po tayo mga kapatid kung ikaw at ako ay patuloy na mananatili sa puno, nakakapit sa puno. Dahil tunay po, walang magagawa ang tao pag walang Jesus sa kanyang buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Kung noon kilala mo na si Jesus, pero marami po sa atin, kilala lamang natin si Jesus sa bunganga. Kasi alam po ninyo tayo mga Pilipino, marami po sa atin, Kristiyanong tinatawag, pero Kristiyano lamang po sa muso, pero hindi sa puso. At yun ang nais ng Panginoon, na hindi lamang po tayo magiging Kristiyano sa puso, sa muso, kundi higit sa lahat. Ang puso po natin, tunay na kilala natin kung sino nga ba si Jesus sa ating buhay. Kaya, yun po yung isang napakagandang ginawa ng Panginoon. Kahit na nandyan po kayo, yung kayo po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos sa pagkakaroon ng Kristo sa buhay. Napakahalagang bagay mga kapatid. Na hindi po pwedeng pantayan ng pera.
Dahil mayaman po ang isang tao pag may Jesus sa kanyang buhay. Kaya, mapalad ka kapatid. Napakapalad po natin. Dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na makilala siya at paglingkuran. Kaya hindi po nasasayang yung pag-upo po ninyo dyan, pakikinig. Hindi po yan nasasayang, mga kapatid. Dahil naniniwala po ako na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So, sabi ni Jabez, enlarge my territory. At hindi lamang po yan. Sabi po niya ulit, let your hand be with me. Let your hand be with me. Panginoon, ang iyong tulong, ang iyong kamay, tulungan mo ako, Panginoon. Sagipin mo ako. Huwag mo akong pababayaan. Ano man yung hapis or sakit na nararamdaman ni Jabez, talagang ibinigay niya sa Panginoon. Let your hand be with me. Pwede po nating sabihin sa Panginoon, kapatid, ano man yung kalagayan mo, you cried out to God and say to Him, Panginoon, tulungan mo ako. Miserable ang buhay ko, Panginoon. Wala akong magagawa, pero meron kang magagawa, Panginoon. Kaya, mga kapatid, kapit lamang po tayo sa Panginoon. At kung tayo ay patuloy na kakapit, lalapit sa Kanya, may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And Isaiah 41 verse 10, napakaganda po ng sinasabi ng Isaiah 41 verse 10. Sabi niya, so do not fear, huwag po kayong matakot. For I am with you. Kasama po natin ang Panginoon. Do not be dismayed. Huwag po kayong madismayed, madiscouraged, no? Manghina. Ang pangako ng Panginoon, for I am your God. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya lamang po tayo kakapit, mga kapatid. I will strengthen you and help you. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Pinapalakas po niya tayo, tinutulungan. Pangako po yan ng Panginoon. Hindi po namimili ang Diyos. Ang mahalaga po ay kung tayo po ay nagpapakumbaba at ipinapakita natin sa Panginoon, lumalapit tayo sa Panginoon. Alam po ninyo, hindi po tayo pababayaan ng God. Alam niya ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Alam niya ang sitwasyon mo, kapatid. Alam niya ang buhay mo. Alam niya ang nangyayari sa iyo. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ng Diyos. Kung nahihirapan ka, nararamdaman niya ang iyong hirap, ang iyong hapis, ang mga sakit na nararamdaman mo. Kung yan ay patuloy na ipagkakatiwala mo sa Kanya, total surrender of your life, everything sa Panginoon. Alam ko po, na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya huwag nating sabihin, naku Panginoon, mahinang-mahina na ako sa sitwasyon kong ito. Kapatid, may pag-asa. May pag-asa. Diba sa mundo, may kasabihan, habang buhay may pag-asa, how much more? Kung mayroong Diyos sa buhay natin, may Jesus na nagahari sa buhay. So the more na meron tayong pag-asa sa mundong ito. So, yun po yung sabi ni Jabez, let your hand be with me. At hindi lang yan, meron pa. Balik ulit tayo dun sa verse 10.
Sabi niya ulit, no, nung siya po ay nanalangin at umiyak sa Panginoon, sabi niya, and keep me from harm so that I will be free from pain. Diba? Yan. Keep me from harm, sabi po ni Jabez, so that I will free from pain. Upang sa ganun ako ay makalaya sa aking kalagayan, sa aking kapighatian, sa mga sakit na nangyayari sa buhay. Kapatid, yan ang panalangin ni Jabez. No? Na talagang iniyak niya sa Panginoon. Keep me from harm that I will free from pain. So pwede po nating sabihin sa Panginoon, no? Ilapit sa Panginoon anuman po yung sitwasyon natin. Anuman po yung nangyayari sa buhay natin. And Psalm 32 verse 7. Okay. Sabi po doon sa Psalm 32 verse 7, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Kaya kapatid, patuloy lamang po tayo. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, meron at meron siyang gagawin. Tutulungan kanya, poproteksyonan kanya, no? Gagabayan kanya. Ano man yung mga trouble na nangyayari sa buhay. Kaya patuloy po tayong kumapit, lumapit sa kanya, ipagkatiwala ang buong buhay po natin sa Panginoon. At alam po ba ninyo, nung nanalangin si Jabez, no, na talagang ibinigay niya sa Panginoon, iniyak niya sa Panginoon, sabi po doon sa verse 10, basahin ulit natin, no, yung last po doon na sinabi, yan. And God granted his request. Praise the Lord. Tingnan po ninyo. Sinagot ni Lord ang panalangin, ang pag-iyak ni Jabez. Kaya in spite po sa hirap, sa kapighatian na naranasan ni Jabez, no, nanalangin sa Panginoon dahil tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He answered prayer. Sinagot niya, ipinagkaloob niya kay Jabez ang kanyang kahilingan. Kaya kapatid, manatili po tayo sa Panginoon, be a man and woman of prayer. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, tumutugon siya sa ating mga panalangin. Ano ang naisin ng puso mo, kapatid? Ano ang panalangin mo? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ilapit mo yan sa Panginoon. And our conclusion this morning, Jeremiah 29, verses 12 to 13. Sabi ko doon, Jeremiah 29, verses 12 to 13. Sabi po doon sa Jeremiah 29, verses 12 to 13, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya kapatid, maging katulad po tayo ni Jabez. Ano man ang pinagdadaanan, ano man ang nangyayari sa buhay, ano man ang mga problema ang dumarating sa buhay, patuloy na ilapit natin sa Panginoon, manalangin tayo sa Kanya, kapit lamang po sa Panginoon, dahil Siya ang Diyos na tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa ating mga panalangin, sabi diyan, lalong-lalo na po, hahanapin natin siya with all our heart, buong puso,
buong puso po na ilapit natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung taimtim po yung ating panalangin, makikita po natin, mahahaplos natin ang puso ng Diyos. Dahil tunay po, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mahabagin siyang Diyos. Tinutulungan niya ang mga nagpapakumbaba sa kanya, ang mga lumalapit sa kanya, ang mga taong binago niya. Kaya kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Meron pa pong pagkakataon ang bawat isa sa atin na mabago ang sitwasyon natin at tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. So maraming maraming salamat po sa inyong pong pakikinig sa salita ng Panginoon. Let's pray po na. Tunay nga Panginoon, napakarami pong nangyayari sa aming mga buhay. Mga kabigatan, iba't ibang testing, problemang dumarating. Pero salamat Panginoon, dahil alam po namin, O God, na kung ito ay pagkakatiwala namin sa iyo, Lord, nandyan ka Panginoon, mahabaging Diyos na handang tutulong sa bawat isa sa amin. Kaya maraming maraming salamat, O Diyos, at patuloy na ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay sa iyo. Salamat Panginoon at ibinabalik ko po sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.